Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan na walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, huwag kalimutang isabuhay ang mga salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe ay magmumula sa Jeremiah 29 verse 11 at nakasulat, "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol." Doc Alternatibo Newscast. Pagkakataon na naman, kapanalig, na magabayan sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Kung tinamaan man ang sakit, maangkin ang kagalingan at mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs upang maibalik ang malakas, malusog na pangangatawan para hindi na pabalik-balik ang sakit. Dito sa Doc Alternatibo, talagang ginagabayan kayo kung ano yung mga dapat gawin, sundin, tamang inumin, pagkain na makatulong araw-araw, magawa po natin sa bahay, sa buhay na hindi basta mag-develop ang sakit. At kung may maintenance medication na synthetic drugs, kailangan ng mag-undergo sa cleansing formula. Ito isang box na gagamitin po ninyo sa loob ng isang linggo. Mababago po ang program, dipindi dyan sa iniindang karamdaman. Kung may komplikasyon, kailangan masundan din ang natural megadose vitamin C IV. Kaya didipindi tayo sa solusyon na ibigay sa inyo, ipasunod sa inyo dyan sa iniinda o sa mga tinamaan na ng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makapunta sa Doc Alternatibo Brands para personal na makausap at ma-check ang physical condition. Patunay sa sinasabi natin na kagalingan. Hindi kailang mag-maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang naniwala, sumunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin C IV, at kung anong itinuturo natin ay talagang ginagawa, sinusunda, naging parte ng buhay niya araw-araw. Pakinggan natin ang panayam sa kanya. Ako po si Mita Bayangos from Lara La Pascarla, 71 years old. Magmula nung nag-take ako ng mga product ng Doc Alternatibo, naging normal na yung baby ko, naalis na yung pagmamanas ng mga paa ko,
At saka yung nararamdaman ko sa sikmura ko, nalis na rin, mga rayo-rayo, ma, hindi na namamaga yung mga parte ng katawan. Wow. Yun ang naobserbahan ko. Opo. Nakapag-undergo din po kayo ng vitamin C, tama po ba? Tama po. Okay, then ngayon, yung mga ginagamit ninyo ngayon is yung mga, ano yung mga normal na product ni Doc Alternativo na nakapagpapaayos ng inyong health? Hindi po ako nagpapawala yung folic mineral, coffee, at saka B-complex. Wow. So ma'am, pwede ko pong alamin ulit ang buong pangalan nila, edad at taga saan po kayo at mag-share po kayo ng message ninyo sa ating mga listeners. Ako si Mita Bayangos from Lara, La Paz, Tarla, 71 years old po. Yung mga ibang nakikinig po na may iba-ibang problema sa kanilang kalusugan, huwag na po kayo mag-atubili. Mapunta po kayo sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo at doon po yung makikita po ninyo yung nagpapagaling sa inyo sa kanilang mga produkto. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan na sinasabi natin dito sa Doc Alternativo. From Tarlac, ang 71 years old ay nakapagsabing wala na yung manas niya, wala na yung mga rayuma niya at yung BP niya ay naging normal na, walang maintenance medication na synthetic drugs, matapos na sinundan ang cleansing formula, ang natural megadose vitamin C IV. Ngayon, kung ano yung mga itinuturo natin ay talagang sinusunod. Sundan niya kaya napanatili ang malusog na pangangatawan. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Ang kagalingan po ay inyo nang napakinggan ang patunay na natulungan dito sa Doc Alternativo. Puntahan pinakamalapit na branch. Ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan. Kaya napaka-importante po sa amin na makausap kayo personally, ma-check ang physical condition ninyo dahil dyan po kami didipindi kung ano ang pwedeng ipasunod sa inyo, ituro sa inyo na maging pagkain, inumin, na maging gamot na ninyo. At dito, pagkatapos tapos na maangkin ang kagalingan, talagang gagabayan kung paano alagaan ang katawan dahil kayo ang dapat mag-alaga. Kami po, tagagabay lang dito sa Doc Alternativo. Kaya lagi kong sinasabi dito na kada umaga, ugaliin na uminom ng tubig. Pero haluan ng fulvic mineral at magnesium ascorbate ang tubig. Sa isang litrong tubig, haluan mo ng isang kutsara na fulvic mineral, 40 drops na magnesium ascorbate at ang kalahati niyan, inumin agad pagkagising. After 1 hour, pwede mong inumin yung kalahati. Then, magtimpla ulit ng 1 litro at yan ay gawing inuming tubig na hanggang alas 6 ng gabi para matulungan ang mayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan. Hindi tayo mamroblema sa high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol, hyperacidity, yung mga high-high sa dugo. Ito pinaka-common ngayon na problema. Kaya ngayon, solusyon na. Pagkatapos, gawing pang-almusal ang pagtimpla at pag-inom ng best milk ng vitamin B complex powder. Ito naman yung organic na gatas natin para habang nagkakaedad, hindi malilimutin. Tumitiba yung buto, maiwasan ang pagdevelop ng osteoporosis, osteoarthritis, at higit sa lahat, kumikinis yung kutis. Kaya ugaliin na uminom umaga at hapon ng best milk at vitamin B complex powder. Kung medyo umaakyat na yung uric acid, haluan nyo ng turmeric powder. Kung mababa yung hemoglobin, yung red blood cells, bumababa siya, haluan nyo ng molasses. Maraming pwedeng ituro sa inyo dyan sa brands at ito nakasulat na para masundan talaga ninyo. Prueba ng pagtuturo po natin dito ay nakatulong para mapanatiling malusog na pangangatawan. Narito po ang sumusunod dito sa Doc Alternativo. Sana po yung magpatuloy-tuloy po po ito at gano'ng mga products na pinakitinabangan namin, lalo-lalo ito sa akin, Haplas, saka activated charcoal. Ma'am, bilang member po ng Doc Alternativo, paano po ba kayo natulungan? Nawala yung aking mga nararamdaman sa katawan. At saka noong mag-umpisa ako mag-inom yan, hanggang ngayon meron akong solution. Tapos hanggang ngayon meron ako. Noong ako yung nainom ng fulvic mineral, okay yung aking dugo. Yes. Kung ikukumpara po ninyo noon, ano po ang pinag-iba ng pangangatawan po ninyo ngayon? Ngayon malakas yung katawan ko.
Marami pong salamat. Muli, ano po ang inyong pangalan, edad at taga saan? Ako po si Violeta Cuenca ng Anilaw, Lipa City. Ako po 68 years old. Yan ang prueba ng pagsunod sa mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo ay maaalagaan po ninyo ang malusog na pangangatawan tulad ng nagtestimony si Ma'am Violeta Cuenca mula dyan sa Lipa City branch. Narito pa po ang dagdag na prueba ng mga sumunod kung paano sila natulungan at napanatiling malusog na pangangatawan. Jovil Monteverde Espina, Bungso Andomaro Capiz, 34 years old. Ma'am, kumusta ang paggamit niyo sa Doc Alternatibo products? Paggamit ko sa Doc Alternatibo products, manami gid sa ano, sa pamatsyag, kapi gina adlaw-adlaw ginamon ini sang gamit, pati man ang akon nga mga ginikanan kag mga kauturan. Amo man ini ang ilang ginagamit ng mga product. Yan, so ma'am, ang aring B-complex ining hani, ano ang mga nabulig sini sa imo, ma'am? Kay dati ang akon nga sulok-sulok bala nagahirap. Tapos yung doon nag-bloated. Di nagagamit ako sa B-complex kag honey kag yung corn coffee. Muto ang nakapaayo sa ako nga kung sulok-sulok. Mga pila ka bulan or pila ka tuig na gamit niyo sa Doc Alternatibo products, ma'am? Dugay nun, mga 3 years, almost 3 years siguro. So ma'am, para sa imo, effective git ang mga produkto sa Doc Alternatibo? Mas effective git sa. So ma'am, sa mga wala pa nakatry, ano ang imo nga mensahe, ma'am? Ang testingan, handaya mga produkto sa Doc Alternatibo kay effective git, kagi herbal pa siya. Ma'am, congratulations once again. Ano ang kompleto nga pangalan, edad, kagkagadit? Jovil Monteverde Espina, Bungso Andomaro Capiz, 34 years old. Yan ang prueba naman mula dyan sa Capiz. Hindi lang siya natulungan, kundi buong pamilya na gumagamit ng mga produkto ng Doc Alternatibo dahil napatunayan na sa loob ng 3 taon na paggamit ay hindi na masakitin. Wala ng maintenance medication na synthetic drugs. Kaya puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang magabayan dito. Kung mahilig ka sa kape, meron tayong corn coffee para hindi na umakyat yung blood sugar, yung cholesterol, lalo na sa mga may diabetes dyan. Sa mga mataas ng blood sugar, laging umihilab ang sikmura. Eto ang kape na makatulong sa inyo. Corn coffee. Tandaan, uminom umaga, tanghali, hapon. Anytime na may makain na hindi healthy, uminom ng corn coffee. High blood pressure. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Tagal na po kami gumagamit ng corn coffee sa Asara. Dahil ito ay pampababag ng dugo kapag pataas ko yung dugo mo, ito lang po ang pwede niyong inumin. Makakatulong po ito ng malaki, lalo pa doon sa mga high blood. Ako po si Lisel Tigaberti Bacanel Video, taga Ipilan, Latiang Ipilan, Box Point, Palawan, 38 years old. Nueva sa kaibigtibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Good news, dahil pwede na maka-order door-to-door delivery ng mga produkto ng Doc Alternatibo, at kahit hindi pa kayo member, bibigyan kayo ng 40% discount. Mag-message lang sa 0946-967-3211. O ulitin kong hotline na i-message, tawagan para maka-order door-to-door delivery ng mga produkto ng Doc Alternatibo. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ng 40% discount. Mag-message lang sa 0946-967-3211. Mas mabuting daluhan po ninyo na ka-schedule na herbal natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan, ang tamang pag-alaga ng katawan para maging malusog, hindi na masakitin, hindi pa balik-balik ang sakit. Narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Martes, ako po inyo makakasama sa Bigan City, Ilocosor branch. Naka-schedule din dyan sa Olongapo City, Zambales branch at Calibo, Aklan. Bukas, Martes, April 19, ang seminar schedule po ay nasa Lawag City, Ilocos Norte. Ako po makakasama niyo ulit dyan sa Lawag City bukas po. At naka-schedule din sa
iba Zambales Brands at Roa City sa Capiz ngayong Webes, April 20. Ang seminar schedule naman nasa Alaminos, Pangasinan Brands at Pasi-Iloilo, April 21, Biyernes. Ang seminar schedule nandyan sa Dagupan City Brands at Sara-Iloilo. Ngayong Sabado, April 22, ang seminar schedule po ay nasa Abulog, Cagayan Brands, Catarman sa Samar, Tacloban City, San Siangco sa Cebu City, Buog sa Zamboanga, Sibugay, Surala sa South Cotabato at Nabunturan, Davao de Oro Brands. Abangan ang iba pang schedule ng seminar. Puntahan pinakamalapit na brands upang ma-update kayo kailan yung schedule at pa-register in advance para libre na ang check-up and counseling at priority ka pagkatapos ng seminar. Dalhin lang ang medical records or any laboratory result at magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng fulvic mineral. Libre ng healthy diet at libreng 1 box na mixed in herbal coffee doon sa mga magpa-register in advance. Ito yung pagkakataon na maintindihan ang tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin. Sa mga may sakit, ito ang pagkakataon na maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan. At sa mga members, tandaan, pag seminar day, halos lahat naka-promo buy one take two para sa inyo. Kaya huwag magpahuli para hindi maubusan ng buy one take two promo during seminar day. Dok Alternatibo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa 115 branches ng Dok Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Dok Ed Dilibo. Isa sa concern dito, Dok Ed, tungkol sa vitamin C IV, sabi niya, kung mag-undergo ako ng mega dose vitamin C IV ng Dok Alternatibo, hindi na ba kailangang mag-take pa ng medication maintenance ko sa hypertension at sa cholesterol, ganun din sa blood sugar ko? Alam mo, nagagalit yung iba, but sasabihin ko yung totoo, no? Hindi na po kailangan, dahil yung pang high blood mo, pang cholesterol mo, hindi naman talaga nagpapagaling yan. Honestly, maintenance po sila ng sakit nyo. In fact, mayroong complications yan. That's our point. No? That's our practice. At hopefully, marespeto din yan. Kapag gumaling ka na, hindi lang ho, vitamin C ang kailangan nyo. No? Kasi alam mo, ang sakit, hindi lang din dahil sa kakulangan ng vitamin C. Ilang beses ko na hong nilinaw dito, marami pong factors yan, pati pag-iisip at emosyon mo, nagpo-produce ng chemical or gamot sa katawan. Kaya intindihin nyo ho, ang factors. Hindi lang vitamin C. Vitamin C is just one of them. Well, it's really very miraculous kasi nga napakaraming sakit ang napipigilan niya at maraming sakit ang napuputol niya at naibalik ang kalusugan. But don't think, my friend, na everything is about vitamin C. Kasi sa katawan natin, kailangan ng napakaraming minerals, kailangan ng B-complex, vitamin B, vitamin A, vitamin D. Kaya nga, meron ka fulvic minerals, inumin mo, may kakainin ka, halo sa tubig, may prutas ka, may gulay ka, lahat ng pamamaraan ng positibong pag-iisip, positibong pamumuhay, gadado ka, 100% na happy, positibo, nananalangin, may Panginoon, nagpapatawad, naglilinis ng kaluluwa, naglilinis ng isip at puso. Lahat ng to, kapartiho ito ng kalusugan ng katawan. So again, hopefully, naiintindihan po ninyo ang mga bagay na to. Kung kayo po yung nahihirapan, we have a program like, kung nagkulang ka ng vitamin C, meron kaming Facebook page para sa inyo. I-type nyo lang vitamin C IV Dok Alternatibo. Itanong nyo kung anong gusto nyo. Meron tayong video doon, dagdag na information, paraan para maging member at maka-avail ng promo. May nagtanong dito, Dok Ed, meron akong pasta sa ngipin, itim yung kulay. Totoo ba na may halong mercury ito at meron bang side effects sa katawan? Yeah. Absolutely correct. No? Kahit itanong natin sa mga dentist, expertise kasi nila yung ngipin, mercury talaga yan. At idagdag ko lang, ang mercury na yan ay napagkamalan na healthy material noon. But
WHO and Department of Health in 2017, kung hindi po ako nagkakamali, they declared mercury is a poison. So, ano nga ba ang epekto kapag may mercury na sa dugo mo, pumasok na, like pasta sa ngipin. Araw-araw mo ginamit ang ngipin sa pagkain. Bawat kain, mayroong mercury na nahuhulog sa bunga nga papunta sa small intestine at pumapasok sa dugo. So, ang mga palatandaan, toxicity signs are one, yung balat mo, no, natutuyo at tinamaan pati ang mga nerve cells ng kidneys, itong nephrons. So, sumasakit bewang mo, leading to kidney failure. And napakadelikado nun. Napakaraming namatay dahil hindi nila alam na mercury lang pala ang dahilan, pero dumiretso sila ng dialysis, etc. Number two, yung problema sa puso na can be manifested by aching or parabang ischemic attack, sumasakit, tumutusok. Yun yung mga palatandaan na overloaded ang puso dahil siyempre heavy metals ito mercury. Pag pumunta sa lower extremities, for example, paa mo, hindi siya naibumba pataas, nahihirapan ang puso. Number three, yung memory loss. Ang neurons natin tulad ng nephrons, mga cellula itong maliliit sa ating utak. At ito ang malimit na inaatake ng chemical na mercury sa ngipin or anesthesia. Kasi may halo talaga mercury yan noon. Tatamaan ang synapses or electrical connections ng neurons to each other. Kaya bumabagsak yung memorya, tatamaan ang pagtulog, nahuhulog yung buhok. Tandaan natin ang mga palatandaan ito. Number three, because your thoughts really plays an important role sa control ng iyong emotions. Nagiging irritable ka dahil tinamaan nga ang brain cells. Ang irritability na to ay nagbubunga ng pattern ng sadness, doubts, murmuring anger, and hatred. No? Madali po kayong sasama ang loob. Mga palatandaan po ito na kayo po ay tinamaan ng chemical. Yung tolerance level, yung tinatawag nating pagiging yung mga taong nasa paligid mo, hindi mo na kaagad naiintindihan o na-appreciate because of this irritability syndrome nga na epekto ng chemical sa utak. And yung kuko, nagbabago, yung ngipin, may mga symptoms ng deterioration sa ibang organs na makikita sa ngipin. Like for example, teeth marks, no? Nandyan sa gilid ng ngipin, nakikita sa dila. All of these are manifestations ng deterioration. So, hindi po mahirap i-diagnose, i-detect ito kung physically meron tayong one-on-one premium checkup and consultation kasi napakarami sa ating mga kababayan ang biktima po ng mercury poisoning dahil sa kanilang pasta sa ngipin, yung maitim na pasta. At napakarami na po natin ito sa buong Pilipinas na atin pong nakaharap and nakausap at nabigyan po ng gabay at solusyon. So, sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin na mayroong mercury sa ngipin, itim po ang kulay niyan, may mga palatandaan po kayo, sinabi ko na. At kung kayo po ay talagang mayroong ganyan more than 10 years, magsimula na po kayong mabahala. You have to really worry and correct that worries as soon as possible because the danger is really very near. Heart problem is there, memory loss is there, kidney failure is imminent and your body is deteriorating. Madali po kayo mapagod, mabigat po yung paa, nangangalay yung kamay at paa, madaling sumasakit yung mga joints natin as if meron kang arthritis. But those are indicators of toxicity because of mercury. Pati yung mga ugat sa paa, umiitim yan. Kaya ang iba, napapansin nila parang may diabetes sila, humihina sila. Again, tinatamaan ang mga maliliit na ugat, no? Pati yung Langerhans ng pangkriyas natin. Kaya bumabagsak ang produksyon ng insulin, kaya hindi po na-process yung ating asukal, nagiging dormant sa dugo at diabetes po ang sakit natin. But again, nasusolusyonan po ito kapag sumusunod po kayo sa tamang cleansing protocol, yung pagkain at inumin, vitamin C intravenous, yun yung pangbalansin ng chemical sa dugo para mailabas pamamagitan ng pag-ipag, dumi, pagpapawis. Natural method po yan. At lastly, kapag meron na kayong irritability syndrome o may epekto na po sa spirit ninyo, we call it your attitude or character, you need to reprogram. Or else, paulit-ulit lang po kayo kasi nasa subconscious level. Nasa tinatawag nating nasa diwa na, malalim na talaga. You need a coach, no, na magtuturo para putulin yung kadi-kadi ng malas, yung bad vibes o yung negativity na nasa taong puno ng irritability. Ito po ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa 115 branches ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta kayo sa branch upang makausap personally, matsik ang physical condition para sa tamang gabay tungo sa kagalingan. At dagdag pa na prueba sa sinasabi natin na kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Rolando Estadillo, 59 years old, taga San Nicolas, Ilocos Norte.
Anya, digiti na pa sa mga produkto ng Tidok Alternatibo, sir? Folic mineral, pinaka daily kong ginagamit yan. Nakapag-cleansing na rin ako at saka vitamin C. 6 na beses na ata yung vitamin C ko. Lahat ng coffee, natikman ko na rin. Mga magnesium ascorbate, eye solution, sa mga capsule natin na regular na ginagamit ko ito. Anya ti dati nga problem mo, sir, bago ka nga na pimasok ti Doc Alternatibo? Problema ko po noon na severe ang kidney ko. Tapos sa mga, ayun, sa prostate pa, mayroon pa akong kaso sa prostate. Yun po ang pinaka severe na sakit ko noon. Since gumamit ka ng Doc Alternatibo, sir, ano yung mga pagbabago na naramdaman mo? Malaking pagbabago kasi nag-umpisa ako noong 2019 at saka sa tulong ng mga produkto ng Doc Alternatibo, natanggal ko yung kidney stone ko at tuloy-tuloy na gumaling ko ato. Sir, anya tinagan mo, sir, edad, kin, address? Ako po si Rolando Estabillo, 59 years old, na taga San Nicolas, Ilocos Norte. Yan ang prueba ng kagalingan mula dyan sa Ilocos Norte na iwasan yung operasyon matapos na sumunod dito sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternatibo. At si Sir Estabillo dyan sa Ilocos Norte ay talagang nahinto na safe yung mga maintenance medication na synthetic drugs. At ngayon, natuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi na masakitin. Kaya huwag tiisin ang sakit dahil may kagalingan. Puntahan lang pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan. Kapanalig ka-alternatibo dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo dahil na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang palatuntunan na to at ang mga nagtestimonya, mapanood na po ninyo dahil naka-video na, nandyan sa YouTube ang channel Doc Alternatibo at yung isa naman, Chief Edel Roderos YouTube channel. Ito pong inyong national chairman ng One Asa Movement, Chief Edel Roderos. Sumainyo ang katotohanan.